So, una natin yan. Oh, ay tiwaw, 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 tiwaw. Gumagana na po siya. Welcome to my channel. I will teach you how to fix the panel bar of Toyota Innova with no display on the dashboard. I mean, all the gauges are not working and no display coming out of it. But before anything else, please don't forget to like, comment, and subscribe to my channels. And also don't forget to press the notification bell to be updated on my next videos. We are here in the car right now, and this is what happened in the panel. As you can see, there's no display coming out. Yan lang po yung makikita natin, pero walang speedometer, walang temperature, walang lahat. Kaya nakakatakot pong gamitin ito. Hindi mo alam kung nag-overheat ka na o hindi. Kahit ulit-ulitin natin switch on yung ignition, ganun pa rin. Kahit i-switch on natin yung park light, dapat yun lang makikita mo guys, yung dalawang ilaw doon sa gilid, doon sa gilid mismo. Ayan, ayan, pag switch on mo ganyan, on and off, ganun pa rin, hindi may ilaw ang panel, walang gauge. Kaya guys, babaklasin na natin to para ano, para safe naman gamitin kahit pa paano. So, umpisaan na natin guys. Okay guys, bili ko na po yung mga piyesa sa electronic supply. Ito po yung piyesa ng radyo. Kasi yung capacitor niya maliliit, yung sa board. Kaya nag-second option na lang po ako, yung piyesa na lang ng radyo yung ilalagay ko. At least, magagamit natin, basta same value yung capacitor, yung electrolytic capacitor. Tandaan nyo lang guys, pag naglagay po kayo ng yung capacitor dapat nasa may polarity po yan. Opo. Basta same value po yung ilalagay nyo kahit hindi sila magkapareho yung size or yung appearance nung capacitor. Parehas lang yan po, basta same value po. Yung value niyan, yung papalitan natin is yung 330 microfarad over 35 volts. Yun po ang papalitan natin muna. Yan lang muna ha. Huwag tayong padalos-dalos na palitan natin lahat. Kabaka mas lalo masira yung board natin. Paisa-isa lang po tayo, then trial and error po tayo. Then tinitignan ko yung polarity niya, kung saan yung positive at negative. Ngayon, pag mahaba naman yung stem ng capacitor, dapat putulan natin yung tama lang at yung sakto lang. Then hinangin natin yung pinagputulan ng capacitor. Okay.
Tapos, pag nahihinang na, hinangin mo rin yung kung saan natin ikakabit yung capacitor. Para mas maganda yung ano, mas para mas intact yung ano pagkahinang. Linisan mo yung ano, yung pinaghinangan mo para walang short circuit. Hindi siya magkaka-short circuit kasi lahat ng residue mapupunta sa gilid. Kaya yun din ang cause ng pagkaka-short circuit, pagkakasira ng board ng. Tapos pag hinang mo, pag pinatungan mo ulit ng lid, dapat linisin mo lid mo rin kaagad para siguradong walang ano, walang short circuit. Pagkatapos niyan, mamaya ilalagay na natin yung capacitor. Be sure na po, ano yung ano, alam niyo kung saan yung ano, yung polarity po ng capacitor, kung saan yung positive at negative. Daan-daan lang natin ikakabit. Ganyan. Guys, wag yung ano lutuin na ano matagal yung ano, masisira yung ano printed circuit board niya. Okay guys, i-try natin na ikabit ito kung gagana ba siya o hindi. Sana gumana. Sana po gumana. Para makapera tayo ulit, para may ibang Jollibee. Pang Noche Buena sa Pasko. Yeah, yung may tanggas at may tumunog. Ayan. Tuwagan na natin yan. Oh, 80 wow. Gumagana na po siya. Sa simpleng problema lang po, ito lang po siya, yung capacitor na ano, electrolytic capacitor na 330 microfarad over 35 volts po ang sira nito. Napakasimple lang po ito, pero kala mo ano, motherboard na o IC na ang sira, pero ito lang pala ang salarin. Sana po ano, pag na kung may inuba ko kayo o Fortuner, pag ganun po yung case niya na nawawala po yung monitor, yung dashboard, ito lang po. Kung hindi lang po ito, lahat po ng capacitor palitan nyo na as long as may available sa market na pyesa. Ha po. Ito lang kapasimple, no? Okay, ipakabit na natin. Susoli na natin to para dyan, para magamit na yung may-ari. Tatawagan ko na pagkano. Ayos na. Apo. Salamat sa panonood. Sana huwag niyong kalimutan pong i-like, i-subscribe, at saka po huwag niyong kalimutan mag-comment. At saka yung notification bell, huwag niyong kalimutan pindutin, para ano, para ma-update po kayo sa mga susunod kong mga videos. Ano po? Sa akin dito, wala akong tinatagong ano, wala akong tinatagong na ano, na ipapakita ko lahat kung ano yung ginawa ko para alam nyo rin kung kayo man ay masiraan ng ganitong klaseng sira. Ano po, para matuto naman kayo. Okay, hindi lang po sa ano, hindi lang po sa pangmekaniko ito. Pwede rin po sa ano, mga may alam sa basic electronic. Pwede na rin ito. Pwede rin yung itong gawin. Para ano naman. Para makatulong naman po. Hindi lang po ako ang kumikita. I-share ko po yung talent ko po sa inyo. Okay, salamat. God bless.